kapag panahon ng kalamidad, particular na pag bagyo, marami tayong nakikita ng mga hayop na nagiging casualty rin ano, ng mga pagbaha, naiiwan sa mga bahay, marami biglang nauulila o natatangay ng agos ng baha o kaya ay mga ilog. No? So kausapin po natin si Ma'am Ana Cabrera, ang Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o POS, at alamin natin, bigyan natin ng diskusyon yung kapakanan ng ating mga alagang hayop sa panahon ng sakuna. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ana. Sherry Ann Torres po. Good morning, Sherry Ann. Ma'am, una, ano ba yung dapat o ano ba yung mga nangyayari ngayon sa mga hayop, mga nare-receive po ninyo na mga SOS matapos itong bagyong paeng? Oh, Sherry Ann, no? Ang pinaka-concerning sa amin yung mga naiwan na mga aso na nakatali or nakakulong kasi hindi daw nila ina-expect na ganung kabilis yung pagtaas ng tubig. So ang recommendation namin sa mga pet owners, kung hindi posible ang paglikas kasama ng inyong alagang hayop, which is the first option lagi, is pakawalan sila from their cages or pagkakatali para naman magkaroon sila ng chance of survival. Pero ang mas importante, we think at POS, at matagal na naming nilalabi ito, is preparedness. Yung ma-include din ang animals in the National Disaster Preparedness Plan. Kasi sa ngayon, ang kasama sa National Disaster Preparedness Plan, and sa lagay na ito na marami tayong mga casualties na tao, no, is tao lang. Tapos, kadalasan, hindi nasasama yung mga hayop. At ito yung dahilan kung bakit bumabalik pa yung mga tao sa danger zones. Kasi tinatry nilang isave yung mga pets nila o kaya yung mga farmers, yung livelihood nila, yung kanilang mga kalabaw. So sana mabigyan ng pansin ito ng gobyerno na masama ang mga animals. Tapos may nakita pa kaming report na yun daw mga hayop hindi pinapayagan sa ibang evacuation centers. Which is nakakalungkot, ano? At saka magagawa naman ng paraan. Kasi kami, nagpunta na kami sa Marikina, and doon sa Marikina, yung evacuation centers nila, pinapayagan nila yung mga hayop na kasama. Kung di man doon sa immediate area kung nasaan yung mga tao, meron namang mga lugar na walking distance lang from yung evacuation ng mga center ng mga tao. So magagawan at magagawan to ng paraan kung prepared tayo. And importante na maisama natin yung mga animals, companion animals, farm animals sa ating National Disaster Preparedness Plan. Kasi Ma'am Ana, ito actually ilang beses ko na rin itong naririnig sa inyo na panawagan, no? Pero apparently hindi na-address kasi merong mga ilang mga LGU o yung mga nangangasiwa sa mga evacuation na una, ang sinasabi, walang espasyo, pangalawa, baka may sakit ang hayop, magkalat doon. Ito yung mga rason, walang pagkain. Yung sa inyong recommendation, ano yung talagang dapat gawin sana na pwede naman, viable naman? Na-discuss namin na ang mga tao naman, kapag pag-aari nila yung hayop o pets nila yung mga hayop, they're willing na sila ang mismong maghanap ng paraan para magkakuha ng pagkain, or minsan nagsishare sila ng food rations nila with their pets o yung mga hayop. Basta mabigyan lang ng lugar na malapit sa kanila. So naka-cut down pa yung expense na pwede tayong magpupunta pa yung government agencies or mga personnel na mag-rescue pa ng animals or panayampigil nila sa pagpasok ng mga tao dun sa disaster zone. Nangyari ito sa Taal nung may impending volcanic eruption. Ano? Yung mga tao balik ng balik dun sa red zone kasi mamamatay doon ng gutom yung mga animals nila. So talagang importante na itabi. Meron na kaming pinopost na pag sa evacuation center, kung hindi man sa loob, kasi yun na nga, baka sakit, dumi, meron naman pwedeng i-provide na building sa labas, mga cages, may cover, para ma-reach pa rin ng mga tao ang kanilang mga alagang hayop. And in the end, tayo rin magbe-benefit kasi mawawalan tayo na hindi masyadong magkakaroon ng casualty. Sa United States kasi, yung Hurricane Katrina, yan ang unang nabigyan ng awareness about the inclusion of animals in disasters. Kasi napunan ng mga Amerikano na
hindi talaga nag-evacuate ng mga tao kung hindi kasama yung kanilang alagang hayop. As in, sinasabi nila, eh, dito, iwanan nyo na lang kami. Kasi kung hindi nyo isasama, iwan nyo na lang. So, mas lalong dumadami yung casualty. So, maganda talaga yung isama na. Kasi konti na lang naman yun eh. Hindi naman siya malaking kadagdagan. Kami nga na NGO, nagawa namin yung paglikas ng mga kalabaw at horses sa Taal. And kami lang yun, asking for contacts ng mga trucks na ililikas namin sa Department of Agriculture. So it's a classic example na pwede naman kung makikipag-ugnayan, makikipag-coordinate, very doable ito. Mm-mm. Ma'am Ana, meron bang specific na batas? I mean, ibig sabihin, pwede ba nila na ipaglaban kahit nasabihin na papunta ako evacuation center, pagdating doon, sasabihin ng in charge doon, hindi pwede yung hayop. Pwede ko bang i-insist na kasama ko yung hayop, yung aking alaga, pagpasok po sa evacuation center? Meron ba ganun polisiya? I would think na pwede nilang i-insist. Kaya lang, in a disaster situation kasi, yung pinaiiral ng government is yung police power nila kasi for pangmaramihang welfare. Ano? So kung hindi talaga nila pinrovide yun, mahihirapan yung isang tao na igiit yung kanyang kagustuhan versus dun sa in-impose ng local government unit. So, pero yun nga, like I pointed out, yung pong Marikina City is one of the forward-looking cities na talagang nagpo-provide. Ibig sabihin, pwede. So, hindi na natin kailangan na siguro, kasi mahirap kapag disaster na emergency na nakikipag-away ka pa or nakikipag-argue ka pa na tungkol sa batas, no? Kasi talagang matter of life and death na. So, ang nag-aapila kami sa local government unit na pupwede naman gawa ng paraan. So gawa ng paraan natin tong mga hayop na maisama. And nakita namin to talagang kahit hindi namin sabihin, yung mga Red Cross personnel, karamihan po ng LGU na bukal naman yung puso na talagang sinasama na nila. Pag kumuha sila ng mga tao from the rooftops, sinasama na nila yung mga hayop. So nagpapasalamat kami sa mga ganong konsiderasyon. Ngayon, na wala pa tayong national policy. Pero we at POS, we are dedicated to pursue lobbying for the inclusion of animals in disasters talaga. Kasi 2022, and with climate change and everything, hindi na tayo kailangang magkaroon ng backward na thinking na ihiwalay pa yung hayop. Or sabihin pa natin na mas importante yung tao kaysa sa hayop, which is it begs the question. Kasi ang ating faith ay nalilink sa faith ng mga hayop. Kung minsan kahit nasabihin mo na gusto mo na iligtas yung tao, kung attached siya talaga sa hayop niya, eh magkakaroon tayo ng casualty at mga problema. Yung kabuhayan ng mga farmers maapektuhan. So, i-include na natin sila. Kahapon nga pala, Asherian, na nanawagan din kami sa mga tao na kung hindi nila mailikas yung mga pets, no, pakawalan nila from the cages, tanggalin nila sa pagkakatali, tapos yung pwede nilang gamitin yung mga common household items katulad ng mga laundry basket na made of plastic. Kung marami silang mga pusa, doon nila ilagay kasi mas mabilis yung ilikas. Meron tayong mga palanggana. Yan ang madalas naming makita para at least kung maraming aso, mailalagay nila doon. Meron kami nakita na picture sa social media na nilagay niya sa garbage bin yung tatlong aspin niya o asong Pinoy para lang mailikas na mabilis. May mga styrofoam boxes, coolers na lumulutang. So ito ang mga paraan kung paano natin mas marami tayong mga pets na mailikas. Although yun na nga, sana maka-invest in a carrier kung marami na tayong alaga. Naintindihan namin na sa ibang lugar, hindi posible ang carrier. So itong mga makeshift items na ito ay pwede nilang magamit para mas makarami tayo ng
masasave nating mga buhay. Mm-mm. Ma'am Ana, sa inyong obserbasyon sa mga nakalipas na taon tuwing may sakuna dito sa atin, mas marami na ba ngayon, dumadami ba yung mga may alagang hayop na mas conscious na talagang isinasama sa paglikas yung kanilang mga alaga? Alam mo, Sherry, noong 1999 pa lang, yung Cherry Hills disaster, kung naalala mo yon, yung natabunan yung subdivision dahil sa landslide. Nung una, nung time na yon, hindi maintindihan ng mga rescuers na bakit nandun yung post at kuminukuha yung mga naiwang mga aso na natrap din dun sa mga bahay. Pero ngayon parang standard na, na kapag pumasok kami or nakita nila yung mga pet owners, ina-assistahan nila, whether it's Red Cross, yung Army natin, Navy, pag nakita talagang ina-assistahan. So yes, I would agree na mas malaki ang consciousness ngayon ng mga tao na ang buhay ng mga hayop ay importante din. Kumusta yung naging involvement po ninyo dito po sa Bagyong Paeng? Kasama rin kayo sa mga nag-rescue? May mga humingi rin po ba ng tulong sa inyo para dito? Maraming humihingi ng tulong, Sherian, pero tatapatin kita, wala pa kaming any movement towards rescuing, and usually ang animal rescuers, hindi kami nakikisabay sa kasagsagan ng yung emergency or rescue. Mm-hmm. Kasi baka makasagabal pa kami. Ang medyo pinupush talaga namin is prevention. Yung tipong before pa mangyari, nakalikas na. And then ang madalas namin ginagawa is disaster relief. So after disaster, nangyari na, andyan na yung pinsala, tsaka pumapasok yung team namin for relief distribution. Kasi karamihan ng relief na binibigay is para sa tao lang. And yung mga tao, sinishare yung rations nila with their pets. So kami, nandun kami with dog food, chicken feed, mga pagkain para sa baboy, mga ganon. Kasi para alam namin na importante yung mga hayop na ito dun sa mga tao na naapektuhan din ng Typhoon Paeng. So moving forward, in the next few days, magmobilize kami na disaster relief team namin. In fact, may event kami today. It's a Halloween pet costume contest na hindi na namin ma-cancel. Dyan sa Quezon City, it's going to raise funds for this and also for the POS Animal Shelter. Mm-mm. Ma'am, eto, bago ko itanong pa sa inyo ng konti itong Halloween pet contest ninyo, no? Sa mga obserbasyon ninyo, ano yung karamihan na hayop na naiiwan at wala, namamatay dahil dito sa gitna ng nalulunod, yung mga ganun po ba? Karamihan yan, aso na nakulong or nakatali. O pag mga urban areas, pag mga provincial areas, pag malalaki na yung mga hayop like kalabaw o baka, hindi na nila matransport. Wala silang any means of transporting, and they would really need government help for the evacuation of large animals, farm animals. So yun, ang hindi ko alam kung matutuwa kami or what, pero laging ang okay na okay kapag may mga disaster ay mga manok na pangsabong. Apparently, may mga nagjo-joke sa amin na mas nauna pang nililikas na mga sabongero ang kanilang mga panabong na manok kesa sa kanilang asawa. Oh my God. Ano ba to? Ma'am Ana, paki-explain o paki-discuss po ng konti itong inyong Halloween pet contest. Alam ko, sabi nga natin, no, parang hindi na lang kasi maiurong, pero ito naman ay meron palang magandang objective. Pakibigyan nyo kami ng mga additional details po tungkol dito. Ang aming Halloween pet costume competition ay ginagawa for fundraising kasi ang POS ay NGO or non-government organization. Ibig sabihin, ang mga pondo na kinukuha namin ay galing sa donasyon. So minsan hindi enough. So nag-mount kami ng mga ganitong pet events. Nung in-schedule namin to, syempre wala pa yung bagyo, no? Tapos hindi na nga maiurong. Total, lumipas na yung bagyo. Itutuloy na namin, hoping that the funds we will raise, pwede nyong suotan ng costume ang inyong mga pet, or pwede hindi, dumalo lang kayo and mag-pay na rin kayo ng registration fee
naisali ang inyong mga alaga kahit na modest lang yung costume nila para lang makakontribute ang registration fee ay 350 pesos. Ito ay sa UP Town Center sa May Quezon City along Katipunan Avenue. So magsisimula kami ng 4 o'clock. May mga celebrity judges kami. Sana ay maka-join or kung di man, pumunta na lamang sa aming website www.pos.org.ph para makapag donate po sa disaster relief efforts ng POS for the animals. At saka, ito po ba pwedeng mag-walk-in yung mga makakarinig po ng inyong mensahe ngayon? Pwedeng mag-walk-in. Ang registration will start as early as 1 o'clock all the way up to 3 o'clock p.m. Yung mga iba naman, hindi masasali pero manonood lang. Pwede rin naman yun. Kasi karamihan naman ang events ng POS ay family events and meron din kami mga rescued animals na for adoption at the venue. Makikita nyo rin yung sa presentation ko mamaya yung the work that we do for the animals. Kung interesado po kayo sa animal welfare, magandang mapanood nyo po yung show namin mamaya. Ma'am Anna, last two questions. Ano yung pwede naman na meron ba kayong mga hotline o FB page na pwede na bang hingan ng tulong o pagpaabutan ng paghingi ng tulong po nitong may mga alaga na ngayon in crisis din? Katulad na banggit ko, no, hindi kami built for disaster response na yung mabilis, yung tipong mare-rescue. So pag-rescue, diretso po sa inyong barangay or mga local government units. And then, kung gusto nyo, i-message lang kami sa Facebook, sa POS Philippines, P-A-W-S Philippines, sa Facebook and Instagram. And then, we will help you follow up with your local government officials. And then, for relief distribution, dun kami talaga baka pwedeng pumunta later after the tinetemper ko lang yung expectation kasi talagang hindi kami built as a volunteer organization. We're not built for rapid response na magre-rescue, but we will do our very best to lobby for the government to be more responsive and isama na ang animals pag sila ay nagmobilize ng human rescuers, and we will do disaster relief distribution after the fact. So kung meron ho kami maitutulong in terms of relief distribution, message nyo po kami sa POS Facebook or Instagram, POS Philippines po. Opo, and last question na lang ma'am. Sa mga pet owners, syempre hindi lang naman tao yung mga nai-stress o na-stress dito sa dinaanan natin na bagyo. Ano po yung tamang attitude o tamang gawin ng mga pet owners doon naman sa mga alaga po nila na nakaranas din nitong pananalasa ng bagyo? Mahirap, no, ang mga tao ngayon na nasalanta. Yung frame of mind nila, devastation, loss, panic. Pero isipin natin na lahat ay malalampasan din natin. Pag pinagtulong-tulungan at nandito naman po kaming lahat. Marami pong animal lovers, nakikita niyo po on social media, andito po ang POS, we are ready to help. So tawag lang po kayo so that we can help you. Kailangan din lang pong maging kalmante po tayo ngayon and to try to prepare forward, moving forward, kasi hindi lang po ito yung last disaster, sadly. Di po ito ang last disaster na tatama po sa atin and we need to be prepared. And ayun nga po, nakakalungkot po nangyari all over our country today. And sana po is we will have a more prepared and responsive plan for humans and animals. Okay. Ma'am Ana Cabrera, maraming salamat po sa inyong panahon na inukol po sa amin at pati na doon sa mga impormasyon na ibinigay po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po dito sa Teleradyo. Magandang hapon, ma'am, at ingat po kayo.